No? At ito pala guys, no, itong room na to, itong space na to dito sa bahay, is dati kong kwarto to. No? Kaya ako ginawang shop kasi halos 1 year na akong di natutulog dito. No? Meron kaming kubo. No? Doon kami natutulog. Kaya ito parang matagal na panahon na naging bodega. Sayang din siya, kaya ito ginawa ko siyang shop ngayon. Hello guys at welcome back sa ating channel. No, masaya tayo ngayon kasi sa 1 week natin ay naka-gain na tayo ng 110 subscribers. No, baka sa iba maliit lang 'yon, pero sa atin na nagsisimula pa lang, na hindi naman kilala, no, para sa akin ay malaking ano na 'yon, achievement. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta. No, at patuloy pang susuporta sa channel ko, no. At may ilan na nagpapa-shout out sa atin, no. Ito yung mga talagang solid na laging nanonood ng ating mga video. Una, si Ma'am Ping Pruwelda, no, shout out sa iyo, Ma'am. Yung mga students ko from Udyongan National High School and Luok National High School before, no. Nung dun pa ako nagtuturo. At sa ilan kong mga co-teachers from Udyongan National High School and Luok National High School. No, shout out sa inyong lahat. Sa mga bago pa lang pala, no, na makapanood sa channel ko na ito. Magpapakilala muna ako sa inyo. Ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Currently, ang business ko, kung makikita nyo dito, is digital printing, no? Kaya kung may interest kayo dito ay pwede kayong mag-subscribe para matutuhan nyo yung aking mga ituturo sa mga padating pang vlogs. Okay, kung ikaw naman ay isang estudyante, tamang-tama ang channel na pinapanood mo kasi dito marami kang matututunan mula sa computer repair, printer repair, digital printing, at sa mga negosyo tips na ituturo ko sa inyo, no, kung paano ba mag-start at marami pang iba, no. So aside from that, kung meron din mga nanonood na mga parents, no, mga nanay at tatay, pwede niyong i-share to sa inyong mga anak, no, dahil sa channel na to ay marami silang mapupulot na kaalaman, no, hindi lang dun sa mga nabanggit kong fields, no, kundi maging sa mga life lessons na aking natutunan, no, i-share ko rin sa kanila. At anyway, ang pinaka ano natin talaga ngayon, no, kagaya ng promise ko nung nakaraang vlog, is itutur ko kayo dito sa aking munting shop, no, ano-ano nga ba yung mga gamit na meron ako dito, yung mga equipments na binili ko para sa aking digital printing, no. Kaya tara, simulan na natin. Okay guys, unang equipment na meron ako dito is itong 6-in-1 heat press. No, bali ito, eh merong pinaka nut, no, dito sa taas na dalawa, at meron din dito sa baba, dalawa. So, kaya ito tinawag na 6-in-1 kasi meron siyang 6 na bala. So una, ito nga, yung nakakabit ngayon, ito yung pang regular mag, no. So, yun, kasi yun yung huli kong ginawa, kaya siya yung nakakabit. Pero aside from that, meron pa tayong pwedeng ilagay dyan. Ito. Ito naman yung mas maliit to sa regular mag, ginagamit to sa mga tumbler. And meron tayong dalawang size ng para sa plate, no, sa plato. Kung gusto nyo magtatak sa plato, kung meron kayong customer na gusto magpatatak, ito yung gagamitin natin. So, meron tayong dalawang size. Ito yung mas maliit. At ito naman yung mas malaki. Ayan. So meron na tayong 4, no? Dalawang pang mag na magkakaibang size at dalawang pang plato na magkakaibang size. At meron din tayong pang sombrero, no? Para sa mga cap, net cap. Ayan, kagaya nito. To.
No? So ito, itong mga to, no, gawa ko to dito sa ano, sa pang-press na to. Gawa natin yan dito. So ito, lalagay mo lang din doon. At saka yan, pipress mo siya gamit itong ano na to. No, itong cup press nitong ating 6-in-1. At kung mapapansin nyo, meron siyang mga connectors. No, lahat ng ating mga pang-press. Ang purpose nun guys is para ikabit natin dito sa pinaka temperature at time controller. No, so kakabit mo siya pagka nagpalit ka nitong pang-heat press mo, pag nagpalit ka ng bala, ay ilalagay mo dito. Kukonnect natin dito. Yan. So para gumana yung ano natin, para uminit yung ating heating element nitong ano, nitong ating mga pang-press. Last, meron tayo nitong 15 by 15 na heat press, no, para to sa mga t-shirts naman, kagaya nito itong suit ko ngayon. So ito guys is gawa siya sa light transfer paper, no, print natin siya sa pigment at saka prines natin gamit ito, no, kaya nagawa natin to. Okay, so itong 15 by 15 na ito, marami itong pwedeng pagkagamitan, no, hindi lang to sa t-shirt, no, pwede mo rin to gamitin sa rep magnet, no, pwede mo gamitin sa eye delays, no, at marami pang iba, depende sa diskarte mo kung paano mo siya gagamitin. Basta alam mo lang yung timer, no, na sa mga susunod na vlogs natin ay ituturo ko rin sa inyo, no, kung paano ko inaano yung timer, ina-adjust, no, kasi nag-explore ako, nag-experiment ako at gumawa ako ng listahan. Bawat materials nilagay, nino-note ko kung ano ba yung the best na time tsaka temperature. No, kaya meron ako noon na i-share ko rin sa inyo sa mga susunod na vlogs. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo, no. Pindutin niyo yung subscribe button at saka yung ating notification bell para updated kayo sa aking mga video. Okay, next na meron ako dito guys is itong ano natin, PVC die cutter, no. So ito, ginagamit to para sa mga PVC IDs, no, yung mga ATM size, ito kagaya nito yan, PVC ID, no, yung mga ID sa school ng mga private companies, government. So dito natin yung kinakat, no, nilalagay dito. After na malamin, ma-print sa pigment, malaminate, dito natin yung kinakat. So, meron din ako nito. No, kaya pwede akong makapaggawa ng PVC IDs. Okay? Next is itong ating no, laminating machine. So, ang brand pala nitong akin is Quaff. No, puro, karamihan ko dito is Quaff. No, maganda naman. Tiwala naman ako sa quality ng Quaff, maganda naman. So yung oblong, itong PVC die cutter ko is Quaff. Quaff din itong aking laminating machine. No, na siya yung inaakala ko noon na hindi na masasayang, no, na hindi makakabenta, pero ngayong quarantine period ay siya pa yung umakyat ng kita, no. Kasi yung mga quarantine pass dito sa aming barangay at yung mga karating barangay is dito sa amin nagpapalaminate. No, kasi malapit lang, tsaka mura lang din yung singil ko. Yan. Takpan na natin. Yan. Tinatakpan ko yung mga gamit ko ng ganon, no? Kasi para maingatan. Tsaka hindi maano ng alikabok yung mga loob. No, kasi may ruler to sa loob. Ay pagka napabayaan, matagal na hindi nagamit, ay mag-stack yun dun sa kanyang ruler, baka mag-cause pa ng failure. Ito, nung una, medyo nahirapan ako dito kasi hindi pantay yung kanyang ruler. No, kaya na bagong-bago to, eh, na ano ko na, na kalas ko to lahat. At pinantay ko, kahit hindi ko pa alam siya kung paano, no, nakuha ko naman, naipantay ko, kaya ngayon okay na siya. No. Kung magkakaroon ng pagkakataon sa sunod, ay i-ano rin natin to.
No, i-demo ko rin kung paano i-adjust yung mga ruler sa loob. Bubuksan natin siya. At syempre meron akong computer set, no? So ito ay desktop computer, no? Ngayon kasalukuyan tayo nag-upload ng ating vlog number 6, no? Na ang title is pinakamaliit na puhunan sa digital printing business, no? Yan ay negosyo tips, no? Kaya panoorin nyo, no, yung aking vlog number 6. No, maganda yon, marami kayong matututunan at saka malalaman nyo na kahit pala maniit na halaga, eh pwede nang mag-start ng ganitong digital printing business. Yan. So dito sa part na to, mga supplies ko na to, no, may mga laminating film ako dito, no, PVC sheets, at yung mga sublimation papers. No. So ngayon, naubusan tayo nung dark transfer tsaka light transfer paper, no? Kasi nga yung mga supplier natin ay hindi na nakapag-deliver gawa ng lockdown. Sunod naman is itong ating dalawang printer, no? Meron tayong dalawang Epson L120, no? Itong Epson L120 kaya itong binili ko kasi ito yung pinakamura, no, sa lahat ng mga printers, no? At ito, itong isa na to, ginawa ko siyang pigment, no, kasi pwede tayong mag-print dito ng mga pictures, no, kung merong magpapa-print ng document, pwede rin. At yung pinaka main purpose talaga nito is sa mga t-shirts, no, yung kagaya nga nito, tsaka yung dark transfer, na ito kasing light transfer is sa white lang to ginagamit, pero yung sa mga colored na t-shirts, ang ginagamit na doon is yung dark transfer paper. Mas matingkad yung kanyang kulay. At ito naman para sa sublimation, no? Nabanggit ko na rin to ng mga nakaraan na ginagamit to sa mga mugs, sa damit din na 80% polyester yung materials, sa rep magnet na sublimation, sa photo rack na sublimation din, at sa iba't iba pang materials na sublimated materials, no, pwede natin 'to magamit. Sa cup, no, pwede rin. So ito, pakita ko sa inyo. Kubali ito, tong cup na 'to is ano siya? Sublimation process, no. Kaya parang nilipat dito yung kulay galing sa papel. Ganun ang sublimation. Yan. Ito naman, guys, is gawa siya sa vinyl na material, no, kaya medyo mag ano to, naka emboss ng konti, no, kasi vinyl. Yung vinyl naman, no, ito naman ay kinakat natin dito sa cutter platter natin. Ang gamit ko na cutter platter is itong Cameo 4, no, Cameo 4. So napakaganda nito, no, kahit yung mga ganitong details. Ayan, no, kung mapapansin nyo yung layon na yan, no, napaka detalyado, pero kayang ikat nitong Cameo natin. No, yung mga sa ano natin, sa t-shirts, yung mga text, kayang-kaya niya yon. Tsaka ito pala, yung suit ko rin ngayon na t-shirt. No, ang nag-cut nito is itong Cameo rin natin. No, kung mapapansin nyo, napaka detalyado rin yan. Ayan, so maraming pasikot-sikot, no, pero kaya nitong Cameo natin. So ganun kalupit ito. Kaya kung makaipon na kayo, no, sinunod niyo yung aking puhunan na maliit tapos nakaipon kayo, ito yung isunod niyo. Malaking tulong to. Kung gusto niyo na mag vinyl, no, gusto niyo na mag print sa t-shirt or sa ibang materials ng vinyl, no, malaking bagay to, tong ating Cameo 4. No, may mga unang version to, 3 tsaka 2, hindi ko lang alam kung may mabibili pa kayong ganon. Siguro mga second hand. Pero ang binibenta na ngayon is mga ganito na. No? Na ipapaliwanag ko rin to kasi masyado tayong haba, no, kapag i-demo ko pa sila isa-isa. No? Kaya ang gagawin natin, separate na vlogs. Gagawa natin to ng tutorial kung paano gamitin. No? At ito pala, guys, no, tong room na to, tong space na to dito sa bahay is dati kong kwarto to. No, kaya ako ginawang shop kasi halos 1 year na akong di natutulog dito, no, meron kaming kubo.
Doon kami natutulog. Kaya ito parang matagal na panahon na naging bodega. Sayang din siya. Kaya ito ginawa ko siyang shop ngayon. At ginagawa ko dito is hindi lang digital printing. No, meron din tayong computer and print repair. No, kaya ito, meron tayong ganito. Yan, hot air. No, pang repair natin yan. No, ng mga board. At yun nga, yung pinakita ko rin nung nakaraan. Ito, yung vacuum natin. Yan, na may iba't ibang bala. So, mahilig kasi ako sa mga gamit na may mga bala. No, para makatipid. No, isahan na lang. Ito rin, marami din to. Depende sa gusto nyo. May malaki din to na ano, bala. Malaki yung inyong tutunawin na ano. No, pangtanggal ng mga solder yan sa boards. At saka ito, itong stante na to, no, lagayan to ng mga tools ko rin sa pag-repair. Ayan, dito yung mga pliers natin, no, mga screwdrivers, dito yan nakalagay, tsaka tester, ayan, meron tayo. So halos ano ako dito, yung basta yung mga gamit sa pag-repair, tsaka pag-digital printing is meron ako dito. Ito naman yung cabinet ko na lagayan to ng mga personal, ano na lang, personal stuffs, no? So dito nakalagay yung ibang mga gamit ko rin sa pagpiprint. Yan, yung mga ibang materials, no? Kagaya nitong cup. Yan, dito ko yan nilalagay. Yan. Mga t-shirts din tayo dun sa taas. Dun tayo dito guys, itong A4 size paper cutter. So ginagamit to pang cut ng mga pantay, no? Yung mga laminating film, yan, design natin sa mats, yan, mga pictures, no, dito natin yung ginagamit. So marami rin gamit to. Isa to sa pinaka-busy natin na gamit. Sa susunod nating vlogs, siguro yung computer repair naman, na yung mga gamit ko doon. Pero unahin ko muna kung magkano yung pinakamaliit na puhunan na pwede nating simulan yung computer repair business. No, then ninenext natin naman yung tour naman dun sa mga gamit ko sa pagre-repair ng computer. Okay, so yun lang lahat, no? Yun lang lahat yung aking mga gamit sa pagdi-digital printing. At hopefully, no, maka dumating yung time na makaipon tayo, makabili rin tayo ng pang tarpaulin printer, no, yung pang large format. No, kasi may isa rin yun sa pinaka in demand ngayon, no, na malaki yung kita. Yung tarpaulin printers natin. Pero hindi lang tarp yung pwede i-print doon, no, marami pa, basta mga large format. So yun lang muna guys, no, ngayon. At sana nag-enjoy kayo sa ating tour, no, dito sa ating munting shop. At sana marami kayong natutunan, no, lalo na sa pag-digital printing, no. At sa mga susunod pa nating mga vlogs ay iisa-isahin natin yung mga equipment na ito, no. Magde-demo tayo kung paano gamitin at ano ba yung mga diskarte, no, para maging maayos sila, no, para magamit natin sila ng maayos. At kung meron kang natutunan, no, paki-like yung ating video, i-share mo rin sa iba para matuto rin sila. At huwag kalilimutan na mag-comment kung merong natutunan. Kung wala, ay mag-comment ka pa rin ng iyong feedback. Mag-suggest ka ng topic na gusto mo nating i-discuss sa sunod. At huwag kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel, no? Damayin nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. At nakalimutan ko pala kanina i-shout out, no, si Doc Perez. Nagpapa-shout out sa atin, no, na binigyan tayo ng malaking discount dito sa salamin natin, no. Ayos ba? So ito ay pang ano daw, blue lights, ano daw yon, basta pang ano siya, anti blue lights, no, yung mga radiation galing sa mga computers and gadgets, no. Kaya kailangan natin to sa pag-edit natin ng mga video natin. Kaya bumili tayo nito. At salamat kay Doc kasi binigyan tayo ng malaking discount. At ayan, no, yun lang muna ngayon. Tamang-tama, katatapos lang din ng upload natin ng vlog number 6, yung pinakamaliit na puhunan sa digital printing, no, panoorin nyo rin siya. No, may makukuha rin kayo doon na
idea na kung paano mag-put up ng digital printing business. Okay, so yun lang muna guys, at maraming salamat sa panonood. Ingat tayong lahat. Bye!